SMNI, truth that matters. So hindi totoo na pag nakasuhan ka, amatic, warrant agad. Don't forget, allegation is not synonymous to guilt. Allegation is not synonymous to guilt. Same also, allegation in a complaint affidavit is not synonymous na may basihan na. Dapat, the mere fact na ang piskalya tatanggap ng complaint, hindi ibig sabihin na guilty na yung isang akusado or may kaso na. Mag-study pa rin ang piskalya kung may basihan ba. Pag may basihan, that's the time that the fiscal will recommend for the issuance of a warrant, then the court will be the one to issue warrant. Hindi ang piskalya or the DOJ will issue the warrant. O kasi maraming mga ano ngayon na but yung isa daw na-accused na official, ba't daw wala pang warrant? May kaso na, ito ganyan. Hindi, mali yan kasi the DOJ, wala silang authority mag-issue ng warrant. The fiscal office has no authority to issue warrant. They can recommend. They can recommend for the issuance of a warrant. Recommend lang. But the final say is the court. Kung tingin ng court na walang basihan, pwede rin ang court hindi mag-issue ng warrant. Kasi ang DOJ will just recommend for the issuance of a warrant. Hindi sila, wala silang authority to issue warrant. Kasi very clear ang ating saligang batas. Only the incumbent member of the judiciary can issue warrant of arrest. Only if there is probable cause sa isang complaint. Alright, U-turn tayo. Balik tayo sa ating paksa. Last question kayo, Mark. Ba't raw yung mga gasoline station walang 20% discount? Ang 20% discount, hindi yan sa mga gasolinahan. Kundi sa land transportation. Taxi, ikaw yung pasahero ng taxi, 20%. Bus, 20%. Airline, 20%. Sa barko, may 20%. Hindi sa gasolina. Wala 20% sa gasolina. But, kasi, sabi ko nga, it is for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. Hindi mo naman ininom yan, ang gasolina. Kung gumagamit ka, hindi lang ikaw gumagamit. May sumakay kang ibang kaibigan. So, walang 20% discount sa gasolina. But, mandatory, wala. But optional on the part of the gasoline station or the gasoline company na magbigay ng senior citizen discount sa mga senior citizen. Optional on the part ng mga gasoline company. But under the law, hindi kasama ang gasoline na may 20% discount. Sa hardware, kasama din? Hindi rin kasama. Kasi ang hardware, as I've said, yung mga senior citizen discount, if you read the law, grocery items, goods and services. Yun lang. Yung mga hardware, for example, bumili ka ng pako, may 20% discount ba yan? Wala. Kasi in the very first place, sabi ko nga, it is for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. Pag yung pako na yan, bibilihin ni senior citizen, sino makabenefit? Siya lang ba? Hindi. Lahat ng pamilya na makabenefit kasi i-repair nila yung bahay nila. Paano naman si senior citizen bumili ng condominium? May 20% discount ba? Wala. Kasi ang condominium, hindi lang naman yan sa kanya. Wala nga senior citizen discount ang memorial lot. For example, yung libingan ng mga senior citizen. Wala senior citizen discount. Ang may senior citizen discount, ang kabaong, ang pag-cremate, ang embalming, ang services from one place to another, transfer ng bangkay. Pero yung saan siya ililibing, walang 20% discount. Ay, nako. Kaya Mark, ano ang payo mo sa ating mga lolo at lola? By the time na na-feel nila na may karapatan akong discount pero hindi ino-honor ng mga establishmento. Payo po ninyo. Paglaban nila yan, right nila yan na alamin na ano yung mga benefits nila sa bilang isang senior citizen. Right nila yan. Bakit? Kasi yung 20%, sayang din yun. Yung saving nila na 20%, pwede nila ibili yan ng gamot. Ibili nila ng vitamins. Enjoy nila sa buhay nila. Time to enjoy yung prime of their life. Time to enjoy. Mundo ng sine. Pupunta ng mga bars, pupunta ng mga recreational centers, bakasyon doon, bakasyon dito. So time to enjoy sa ating mga lolo't lola. So yung 20% sayang din yon, kasi yung 20% pwede na ibili ng gamot, pwede na ibakasyon, pwede na ikain sa mga magagandang restaurant. So sayang din yon. So kailangan ninyo ipaglaban yung karapatan ninyo bilang isang senior citizen. Alright. Pagpatay na ang senior citizen, may discount pa ba siya? Yung ID niya, gamitin pambili ng kabaong? Wala ha. Yes, yes. Ang pagbili ng kabaong ni senior citizen ha, hindi kabaong ng kanyang apo. Kabaong ni senior citizen, may 20% discount. Alright, Kuya Mark, bukod po sa ating palatuntunan. Di natatawa ako sa kabaong na issue din. Saan po nila kayo mapapanood at paano po maka-avail ng free legal advice? For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw.
youtube.com/MarkTolentinoLawVlog. And please call me sa mobile number natin, 0917-329-5353, 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.